nag-usap na kami ni Casimiro at napag-desisyon na namin na sa araw na ito ang kasal nila. Si Iyas. Saan ko matatagpuan dito si Iyas? Paano, Pedro? Paano, mahal ko? Hulihin niyo si Pedro Penduko. Ibalik niyo siya sa lupa para di sila magkita ni Iyas. Opo, mga nadi. Hindi ko inaasahan sa sunod ka. Akala ko hindi ka nadarating. Mahal na mahal kita. Hindi ako papayag na makasal ka sa iba. Enough na ang remote! Takas na kayo kung tatakas kayo! Go, go, go! Bakit nagkakagulo, Alex? Sino'y pinapahanap mo? Nakapasok si Pedro Penduko. Tumulong kayo sa pag-aanap. Pag nakita niyo si Penduko, tuluyan niyo na! Nagilan niyo na yan! Pedro, pag ginawa niyo to, si Iyas ang mapaparusahan! Kamatayan ang parusa ni Iyas dito. Mahal na mahal kita. Pero mas gusto yung makasal ka kay Napoleon. Kaysa mamatay ka. Mamatay pati kaluluwa mo. Nagdududa ako kung gusto ko pa ituloy itong pasal na to. Iibay natin ang plano. Kasama na sa papatayin si Napoleon. Tutulungan mo kami. May masamang balak si Casimiro. Papatayin niya lahat kami. Papatayin niya rin si Napoleon. Isida! Ikaw na bahala sa anak ko bukal ni Wayway! Hindi ka mamamatay, ama! Huwag ka magsalita ng ganyan! Hadi, hihilingin ko sa hangin na ibalik ang buhay mo! Hadi! Nusubin niyo na! Tandaan niyo! Dapat mamatay lahat ng pinuno ng Floresca! Lala! Tuwari mo ako, anak. Kamali ako ng desisyon. Umalis na kayo! May mga paparating na! Mga dalakit doon! Ano? Mama! Nalindaman yung alindugang usapan ni Casimiro at ni Isidra! Balak na patay si Hadi! Para masakap mong karyas ka! Pati ikaw, Napoleon! Papatayin ka na niya! Sa'yo. May nararamdaman ko hindi maganda. Mukhang may masamang mangyari kay Hadi at kay Bukang ni Wayway. Sabihan mo mga sundalo. Masama talaga ang patog ko. Sige! Magtatawag ako ng mga sundalo, Juan.
paalala kay Yas Pedro. Bakit saan ka pupunta? Kailangan kong pigilin yung may kagagawa nito. Kapatid mo may kagagawa nito. Alam ko. At pagbabayaran nito. Juan! Juan! Makinig kayo. Tawagin niyo lahat ng sundalong Florescano. Anong nangyari, Marikit? Sinusugod ang tarusan. Pinapatay lahat ng Florescano. Gagagawan to ni Casimiro. Dali, tulungan niyo ako. Kailangan natin pumunta doon ngayon. Nag-iisa lang yung Pedro Penduko na yan. Kahit makawala pa siya, di nyo siya dapat kinakatakutan. Pero minsan na niya tayong napasok at nagawa niya pang palayain si Juan at Hadi. Noon yun, estupido! Hindi na mauulit ngayon. Huwag niyong intayin na ako pa mismo ang bumaba at makipaglaban sa Penduko na yan. Pagtulong-tulungan niyo, patayin niyo! Unahin kesa sa mga Florescano kung kinakailangan. Bilis! Masusunod, Casimiro. Bakit pati ako, Mano? Napoleon. Ano pinagsasabi mo? Ikaw tong parang asong ulol na kumakampi sa mga taga-Floresca. Ikaw pa ngayon ang nanunumbat? Hindi mo pa rin sinasagot tanong ko. Bakit mo ako pinapapatay? Bakit? Dahil nahuhulog na ang loob mo sa mabubuting engkanto. Darating din ang araw. Kukontrahin mo yung mga balak ko. Tatraidurin mo rin ang sarili mong uri para lang kumampi sa kanila. Dahil kasakni man ang binabalak mo, gagawin ko lahat ng magagawa ko para hindi matuloy ang plano mo, balakpot! Wala ka nang magagawa, Napoleon. Gustuhin mo man silang tulungan, hindi mo yung magagawa. Dahil susunod na kayo ni Hias kay Hadi. Uubusin ko lahat ng pwedeng mamuno sa Floresca at uunahin ko kayo ni Hias. Akala ko ba para sa ikatatahimik ng mga engkanto sa lupa? Kaya gusto mo ko ikasal kay Hias. Napakabobo ko na niwala ako sa'yo. Kaya nga nararapat naman ang himig ka ng tuluyan. Dahil wala ka nang ginawa kundi magbigay ng problema sa akin. Hindi mo magagawa yan. Dahil kapatid mo ko! Tama ka. Bobo ka nga! Ipinapapatay na nga kita, di ba? Kung hindi nila yun nagawa, ako mismo ang gagawa. Pedro, nauubos na tayo. Huwag ho kayo mawalan ng pag-asa, Nay. Humingi tayo ng tulong sa Floresco Buhang Iwayway. Pinapunta ko si Marikit. Kanina pa. Nay, si tatay ba yan? Yan nga ang amang mo, Pedro. Yan nga si Juan. Nung namatay ang tatay mo, pinag-usapan namin ni Hadi na kunin ang kaluluwa niya at isama siya sa amin. Katawan lang ng tatay mo ang namatay, pero buhay ang kaluluwa niya. Buhay bilang engkantado. Tapusin nila yan. Thank you.
pasensya. Nakikipaglaban sa mga sundalo ko. May sapalos pala talaga yung batang yan, ano? Natakasan ka rin yan noon sa dalakit, hindi ba? Lalo mo lang ako ginagalit, Isidre. Wala kang karapatang ma-high blood kasi, Biro. Dalakit noon ka, hindi ka tao. Pero, huwag ka mag-alala. Napaghandaan ko na yan. Alam ko na ang susunod na hakbang ni Penduko at mga Florescano. Yun ang hinihintay kong gawin nila. Ano? Nakikinita kong ilalayo nila sa kaguluhang ito ang nag-iisang tagapagmana ng pagkapinuno ni Hadi. Serious? Tama ka dyan. At nakikinita ko rin kung saan nila ito dadalhin. Yun ang inaabangan ko. Kapag yun ang nangyari, patay si Pedro. Patay si Hias. Juan! Brutal tayo si Hias. Siya talaga yung gustong patayin ni Mano. Narinig kong hinahanap niya si Isidra. Gagamitin ni Isidra ang mahigin niya para mapadaling pagpatay niya sa atin. Kinakailangan ita ka si Hias. Kinakailangan mo lumayo dito. Sa Floresca. Huwag sa Floresca. Delikado. Yun yung susunod niyang sasalakayin kapag nanalo na siya rito. Sa lupa. Marami pwede pagtaguan sa lupa. Tama. Bago nila matuntun si Hias, siguro nakaisip na tayo ng paraan. Pedro, samahan mo si Hias sa lupa. Sama na rin ako. Para kahit papaano may makakatulong kay Pedro sa pagbabantay kay Hias. Sige na. Kaya ko na to. Magtiwala ka sa akin, Pedro. Dito tayo. Maligayang pagdating sa inyong kamatayan. Juan, si Casimiro! Sayang lang ang buhay na binigay ng mga engkanto sa inyo. Dahil papawiin ko rin yun dito. Subukan mo. Gusto mo na laban? Pagbibigyan kita. Andito na tayo! Huwag tayo dito. Mas madali tayo matutunto ng mga dalakit nung kung dito tayo sa gubat o kaya sa probinsya. Anong ibig mo sabihin? Doon tayo sa maraming tao. Di tayo basta-basta makikita to. Bababa tayo sa bayan? Sa lungsod. Sa Manila. Doon tayo magtatago. Eh paano tayo makakarating doon? Eh wala nga tayong pamasahe papunta doon eh. Ano ka ba? Mga engkanto kasama mo. Hindi natin problema pera. Halika na! Tayo na! Natin makarating sa siyudad sa lalong madaling panahon. Pero pagod si Pedro. Okay lang ako. O sige na. Pagpahinga na kayo. Pero sandali lang.
Ano? Saan napunta? Babalikan ko kayo! Pedro, bakit? Pedro, anong nangyayari? Patakas tayo. Paano si Napoleon? Huwag niyo akong iiwan dito. Sumugod ako sa tarusan para bawiin dyan. Tiniya ko ang buhay ko para lang matigil ang kasal ninyo. Papatayin siya nila kasi Miro. Hindi na tuloy ang kasal. Wala nang dahilan para matuloy ang kasal. Wala nang kasunduan. Sinira ni Manny. Wala nang kapayapaan o pag-uusapan o pagitan sa mga engkanto sa lupa. Higit sa lahat. Higit sa lahat, Pedro. Ikaw yung mahal ni Hiyas. Ginawa ko na lahat ng kaya kong gawin para mahalin ako ni Hiyas. Pero pinaglaban niya ang pagmamahal niyo. Ayoko maging dahilan ng paghihirap ng kalooban niya. Salamat, Napoleon. Salamat, pare. Maligno! Isa na makakagawa na to. Alam mo, kilala ko. Sino? Alis ako sandali. Kakayanin mo ba mag-isa? Ewan ko. Sandali lang ako. Kailangan ko bumalik sa tarusan. Wanted ka na nga dun eh. Mamamatay ka na pag bumalik ka dun. Mamamatay tayo tatlo kung di ako bumalik. Napulyo, delikado! Juan! Ow! Ah!
Mukhang magsasabay-sabay na sila. Madami sila. Hindi tayo makakailan. Kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. Kahit buhay ko ang kapalit, mahal pa rin kita. Mahal din kita, Pedro. Huwag kayo lalapit! Huwag kayo lalapit! Sabihin mo, Isidra, kung ano klaseng pumili ko. Kung ano pwede mangyari kung sinaksak kita gamit punyal na to. Sundin niyo siya! Huwag kayong lalapit! Mamapatay pati ang kaluluwa lang kung sino mamapapatay ng punyal na to! Magsialis kayo! Ano? Wala na sila. Baka walan mo na ako. Sa laki ng kasalanan mo, sa pangkukutsaba mo kay Manny, nasa ka pa. Tinahantayin si Napoleon? Susunod na lang yun. Madalas siya sa syudad. Baka magkita-kita lang tayo sa Maynila. Hintayin natin siya. Wala akong kaalam-alam sa mga syudad, lalong-lalo na sa Maynila. Hindi niyo akong matatakasan. Tumakas ka na. Lalabanan ko siya para sa akin mabaling ang atensyon niya habang tumatakas ka. Hindi kita iiwan. Kinakailangan mo iligtas sa sarili mo, Yas. Paano ka? Ayoko! Hindi na to para sa ating dalawa. Para na to sa kaligtasan ng buong Floreshka. Puro kayo satsat! Magkakamatay muna tayo bago mo masaktan si Yas! Nasaan si Pedro? Nasa lupa. Bakit mo sila iniwan? Inutusan ni Isidra mga maligno pumunta sa lupa para salubungin kami, para patayin kami. Pero pinatay ko na si Isidra. Asa kapatid ko? Mabalis ka agad. Saan siya nagpunta? Hindi tayo malam. Baka bumaba sa lupa. Pedro! Wala ka na magagawa, pendungo! Paalam, princess. Flores ka. Ah! Magaling ka, Penduko. Pero sayang ang galing mo. Magaling. Hindi na ako mahihirapan, ipuwi pa kayo. Ah!
Beto, gamitin mo ito. Ito na makakapagay ni Mano. Kay Napoleon. Nasa kabila ng pagiging dalakit noon, ay nagawa niya tayong tulungan sa ngalan ng kabutihan. Hindi ko na siguro kailangan ipakilala pa si Juan. Alam nating lahat na isa na siya sa atin. At hinding-hindi na kami mapaghihiwalay. Wala nang tao at engkanto na nagmamahalan ang muling maghihiwalay. Dahil mula ngayon, bilang reyna ng Floresca, inaalis ko na ang kautusang nagbabawal sa pagmamahalan ng mga tao at engkanto. Mula ngayon, malaya na tayong magmahal sa sinong mamahalin natin. Pangako po. Pedro, kung may kailangan ka, bumulong ka lang sa hangin. May mga lambanan nagbabantay sa'yo. Ay, di ba nag-uusap na tayo? Gusto ko na akong maging normal. Ayoko may mga engkantada at lambanan nagbabantay sa akin. Give me my Independence Day!
Mama Lola at pumayag na ho siya na samahan ka namin sa pagsundo kay Pedro. Talaga? Eh, kailan tayo aalis? Sa makalawa ho. Naku, salamat. Salamat. O paano, Lola? Mauna na ho ako, ha? Pag may kailangan ho kayo, tawagin niyo lang ho ako. Naku, talagang napakabait mong bata. Naku, hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka sa buhay ko, Raquel. Lola naman, walang anuman ho yun. Bait, para ko na rin ho kayong Lola, eh. Best! No. No. Ang ibig mong sabihin, si Bukang Liwayway, ang nanay mo, siya uli, ang reyna ng mga engkanto. Opo, Lola. Pag nagkataon pala, kayang-kaya kanyang bawiin. Lalo na ngayon, alam mo na rin na siyang nanay mo. Lola, hindi niya naman po gagawin yun. Alam niyo naman pong wala po kayong kasama dito eh. Tsaka isa pa po, dito po ako nakatira at nandito po kayo. Dito rin nakalibing ang tatay mo. Lola, alam niyo ba kung... Ano? Wala po. Best. Paano na kayo ni Diaz? Gaya nga na sinabi ko kanina, pinihaga na ng nanay, ang Reyna, na siyang magmahala ng mga tao at mga engkantado. Kaya, best, wala nang problema kahit pumunta dito si Diaz. At syempre, ako din, wala na rin problema kahit pumunta ako ng Floresca. Kahit pabalik-balik ako, okay na. Sige. Mauna muna ako para makapag-solo kayo ni Lola. Miss na miss ka na niya ni Lola eh. Bata. Alam mo kung bakit ka nagmamadaling umalis? Okay lang ako. Okay lang naman ako lagi, di ba? Bes. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Di mo naman ako sinaktan eh. Nagpakatotoo ka lang. Ako nga itong lakalaka eh. Alam ko naman nung una. Nung una pa lang hanggang magkaibigan lang tayo. Tanggap ko naman yun eh. Masasaktan na ako ngayon kasi bago pa. Pero, pag tumagal naman to, makakalimutan ko na rin naman yung nararamdaman ko sa'yo eh. Bes, please. Sana. Sana ka dyan. Talaga lang, no? Kala mo, gwapo ka? Pagdating ko ng college, mas marami pang mas cute na magkakagusto sa akin, no? Bes? Bes. Forever? Forever.
Sabi ko. Oh, Pedro, magbihis ka. Mukhang hindi ka pinabihis ng mga engkanto. Bakit ko? Wala. Uy! Lola naman, nag-deny ka pa eh. May kitang-kita naman po na may gusto kang sabihin sa akin eh. Naisip ko lang kasi na hindi na ikaw ang batang si Pedro. May sarili ka ng pag-iisip. May sariling desisyon. At may mga bagay na darating. Na-actionan mo kahit ayaw ko. Darating ang araw, naaalis ka na naman. At iiwanan mo na naman ako. Wala. Hindi na po ako aalis. Nawala na po yung rason para umalis pa po ako. Huwag mong sabihin yan. Ang buhay ng tao, isang walang katapusang paglalakbay. Isang walang katapusang pakikipagsama lang. Pagod na ako la. Pagod na po sa paglalakbay. Sa pakikipagsama lang na sinasabi niyo. Gusto ko na po ulit maging pangkaraniwan. Tulad ng dati. Lahat, minadaan ko lang sa kwento. Babalik na ako sa dati. Babalik na ako sa eskwelan. Mamumuhay ho, tulad ng dati. Medal pa ito si Raquel. Sigurado matutuwa ang kolehiyo na papasukan mo, ha? Isa ka ba magkukolehiyo? Eh, sabi po ni Mama sa Cebu daw po eh. Ay, ang layo. Opo, kasi para mabantayan daw po ako ng mga lola ko doon. Pero pag nagbehave daw po ako, ililipat nila ako sa school na gusto ko. Ikaw, Pedro, saan ka ba magkukolehiyo? Sa Maynila, saan eh? Maynila ka pa dyan. Baka mamaya kung anong kalokohan ang gagawin mo doon. Dyan na lang sa bayan, dyan ka magkukolehyo. Doon lang naman. Dyan sa bayan. Eh, sabi po kasi nila, pagka sa Maynila daw po, iba daw po yung pag-aaralan doon. Kaya masagot sa ganda daw po doon. Ay, yun. Sasagot. Maria, huwag yun naman kinyo na si Pedro. Binata na yun eh. Magkukulayo na nga yun eh. Nasasabihin ka daw sa akin ni Yas. Sa Maynila na mag-aaral si Pedro. Doon na sila titira ni Lola Maria. May nagbulong na rin sa akin. Isang araw, bababa ako ng tulay buhangin para siguruhin ito. Gusto ko sanang sumama, na hinabukang ni Weiwei. Magiging lambana ka na naman, Hiyas. Lahing diwata ka. Hindi pwede sa lungsod ang mga diwata. Yes! Diwatas are for provinces and forests only. Hi, that's the sad truth. Magiging tao po ako. Sus, Mariusip! Ay, very 50s naman ang gulat expression ko. Hiyas, anong ibig mo sabihin magiging tao ka? Tatalikuran ko ng pagiging isang encantada. Hihingi ko sa kalikasan at sa mga espiritu na maging isa akong tao. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Hiyas. Alam ko, bukang ni Weiwei. Alam na alam ko. Gusto ko maging tao para makasama ko ang taong pinakamamahal ko. Eh, bakit mo pagugustuhin maging tao? Pinayagan ko namang magmahala ng mga tao at mga engkanto. Ayoko na lang usapin ang pagkakaiba, bukang ni Weiwei. Aminin man natin o hindi, tayo lang mga engkanto ang tumatanggap sa pagmamahalan ng tao at mga engkanto. Pero ang mga tao, hindi nila tanggap yon. Ayoko na magkaroon ng problema ang relasyon namin ni Pedro. Kung kinakailangan isakripisyo ko ang pagiging engkantada ko, gagawin ko. Hindi ganun kadali yun, Hiyas. Nagawa na ni Mang Juan.
ni Mang Kadyo. Alang-alang sa kani-kanilang pag-ibig. Ba't hindi ko kayang gawin? Anong plano mo? Magiging tao ako. Sasama ako kay Pedro sa Maynila. Mag-aaral din ako tulad niya. Natatakot ako para sa'yo, Hiyas. Takot ang nagbibilanggo sa atin, bukang ni Wayway. Papayag lang ako kapag meron kang kasamang engkantada. Mawawalan ka ng kapangyarihan kapag nasa lupa ka. Yung mapoprotektahan ka. Me! Me! Yung pwede magpabalik-balik dito. Me? Si Marikit ang isasama ko. Konsentidora si Marikit. Mayumi, samahan mo si Hiya sa pagtira sa lupa. Not me! Isasama ko rin si Maalindog. Yes! Me! Yay! Salamat bukang ni Wayway. Salamat aming Reyna. Sa ngalan ng pag-ibig. Na kayo. Pedro, ano ba ginagawa mo dito, ha? Tulungan mo naman ako na mag-asikaso sa ating mga bisita. Ano ka ba? Para kang tulala. Ano bang tinititigan mo dyan? Opo, Lola. Ang ganda talaga ng cellphone na binigay ni Lola. Uy, Pedro, ang ganda ng cellphone mo ah! Oo. Bigay ni Lola. Yung graduation ko, regalo. Dapat dyan, ingatan mo yan, ha? Sige. Sige. Manong! Huwag! Humanda na sa question of the day. Sa sagot ka ni Pedro, text promo. Mag-download lang ng featured picture message at sagutin ang question of the day. Payag ba si Lola Maria na mag-aral si Pedro sa Maynila? A. Oo. B. Hindi. May chance kang manalo ng Pedro Penduko Merchandise Weekly. Bonus na 10,000 pesos kapag ikaw ang unang nabunot na may tamang sagot. Text Pedro at ang letra ng sagot sa 2366. Text na! At ang nanalo last week sa ating sagot ka ni Pedro, text promo, ay si... Sa mundong ating ginagalawan, hindi lahat ng ating nakikilala ay pangkaraniwang ilan ay may taglay na kakaibang kapangyarihan. Ang dating laban ng isa, ngayon sila'y anim na. Makikilala na ang anim na ordinaryong tao na may dugong engkat. Sila'y magsasanib puwersa para isalba ang mundo. Si Pedro, Joseph, Marie, Diane, Edward, at Moe. Silang anim laban sa evil na si Kalagma. Abangan nyo panibagong adventure ko. Comics Presents. Teka, teka! Hindi lang naman ikaw ang bida dito ah! We're six, you know? Si Pedro Penduko at ang mga engkantao ngayong May 5 na. Goodbye na sa'yo!